What's up guys? Welcome back to Ken Mac Vlog. And today's video mga ma'am sir, magmumorta na tayo sa ating panong ginawang meet high dito, no? So nakita nyo sa part 1, pinakita ko yung laman ng ating kwano, ng soundbox na meet high para sa face vlog. So itong video na to is para pag mortar. So ang ating materials is flexibad, no? Flexibad at saka mga 5 kilos na kuan, 5 kilos na semento to mga ma'am sir, no? So before ako mag-start sa ating video, so please like and subscribe to our YouTube channel, no? So sundan niyo ako sa ating mga procedures, no? So gagawin ko na to mga pati try natin na paikliin lang para straight to the point na talaga yung ating content. So stay tuned. So ayun po no mga ma'am sir, no? So the first step natin sa ating pagmortar sa ating soundbox. So siguraduhin natin na mapino yung ating semento, no? So this ang semento natin is 5 kilos to, no? And then gagamit tayo ng kulambo para mas mapino talaga yung kwan, pag-ayag or pagkala nito, no? Kasi mapino itong kulambo para mas mapino, mas maganda yung kalalabasan. So stay tuned na lang, no? No mga ma'am sir, no, kapag ayan po tayo ng cemento, no, mapino na to, saka lalagyan na lang natin to ng flexiband. So kuha tayo ng masilya, so kuha tayo ng flexiband ito, so dapat malapot lang yung ating masilya. So huwag kayong mag-atubili na marami yung natimplan yung masilya, kasi magkamit to natin mamaya sa pag mortar, no, yung sobra. So sasandukin ko na. So, haluin lang natin to na maging malapot. So, ito. Mga ma'am sir, no, nakakuha tayo ng masilya, no, ito. So malapot. So ito yung pinagsamang semento at saka kwan, flexibat. No, dapat ganito ang kalapot, no. Yun. So a-apply natin dito sa ating box, no, para kwan. So siguraduhin nakakuha na, no, na nag-grind nyo na ng mamayos dito yung palibot. So a-apply ko na. So guys, no, kinamay ko na lang para mas mabilis matapos yung ating trabaho. Kaya importante na to, makakuha nito para hindi humorma sa pag-mortar mamaya. So stay tuned na lang. So ayun po, no, mga ma'am sir, no. So natatapos na natin na masilyahan yung buong edging ng ating
turbo box, no? So, papatuyuin muna natin to mga 10 minutes siguro. Yun, tapos na, no? Yun. Ang ikalawa. So, gagawa tayo ng mixture para sa mortar. So, ayun guys, no? Sa paggawa ng mixture para sa mortar, kukuha tayo ng one empty container. So, dito natin i-mix yung ating mixture para sa mortar mamaya, no? So, yung flexiban natin. So, kuha lang ako ng pang sandok, no? Ito. So, ito, isang nisin na sandok. Ito lang muna yung titimplahin natin. And then, lalagyan natin ng semento. So, paglagay ng semento, paunti-unti lang, no? So, dapat yung mixture na to, hindi masyadong malapot. So, tama-tama lang para mabuga ng ating mortar gun. Yun. So, kuha na ako ng drill. Kasi maganda to haluin ng mabuti, no? Ito, kulang pa ng semento. Dagdagan natin ng semento ng konti. So, konti pa guys, no? Tagdagan pa natin ng konting semento pa. Mga isang kwan siguro. So, dapat walang paunti-unti lang semento para maganda yung paghalo. So, ito na yung mixture. Tamang-tama na to, no? Ito, makita naman siguro. Yun, tamang-tama lang. Yun. Para medyo basa, para mabuga ng maayos ng ating mortar gun. So, stay tuned na lang, no? Sa ating pag-gun. Next pa natin, procedure. So, ayun guys, no? Tuyo na itong ating minasilya na dito sa ating sound box. So, liliyahin natin to, no? Konti lang. Hindi masyado mapino. So, liliyahin natin. Guys, no, natapos na nating liyahin tong pan natin box, no. Ito na. So, tamang-tama lang yung paglihay, hindi masyadong
Pilipino, no? So, kasi i-a-applyan pa natin to ng mortar. So, ito. Okay na yung kilit, no? Doon. Edging. Palibot. So, stay tuned na lang sa pag-apply natin ng mortar, guys, no? So, so ayun po no mga ma'am sir no, ready na tayo mag-apply ng mortar sa ating pan, sa ating baksito, ready na rin. So itong gamit natin is mortar gun, para pang mortar talaga. So improvise na itong kanyang ibudo no. So before kayo mag-apply ng mortar, testing nyo muna sa isang pan, isang plywood or ano ba, pwede mag-testingan. If maganda ba dyan kanyang labas no. So dapat malakas yung hangin ng compressor para mas maganda yung labas ng ating mortar dito sa nozzle jack. So stay tuned na lang sa pag-mortar natin. So yun po lang, mag-a-apply na tayo ng mortar na nagyan ko na ng mixture natin sa loob. So a-apply na natin dito sa sound box. So before kayo mag-apply, siguraduhin yung malayo yung distansya dito no ng mortar gun para mas maganda yung labas. So sa first coat mga ma'am sir, dapat light lang po muna. Mamaya na natin itawag dito kapalan no, parang primer pa to. So nipisa lang muna. Yun po no mga ma'am sir no. So ito na first coat muna natin, medyo manipis lang. So parang primer na to no. Ito. Manipis lang na pag-apply muna. So papatuyuin natin to mga 5 to 8 minutes lang no. Kasi madali naman tong magtuyo kasi pag hinipa na to ng hangin, tutuyo na to. So ito no. So mga 2 coat pa siguro a-apply natin. So, stay tuned na lang sa pag-apply natin ng 2 coat. So, mga ma'am sir, mag-a-apply na ko ng 2 coat. 2 coat na natin. So ayun ko no mga ma'am sir no. So tuyo na tong ating minortar na baksa para sa miday. So pinatuyo ko to ng kwan isang magdamag no, 12 hours siguro para maganda at saka madaling liliyahin no. So liliyahin na next step, liliyahin na natin to gamit yung 120 grit. So konting liha lang to no, magaling ano, para makuha lang po yung talim no. So
ayun po guys, no. Tapos nakatatapos na natin tong lihahan ng ating mithai, no. Ito na po yung finished product ng liha natin, no. So ito yung likod. Ayan, wala makita niyo basta na liha na to. So ready to paint na to. So yung gagamitin nating kwan, pintura. Is ito. Triton enamel ano na black 580 580, and then yung panghalo natin mamaya dito is ito, gasolina po, gasolina. So bakit kami gumagamit ng gasolina? Kasi ginagamit ito ng gasolina panghalo dito sa black na enamel para madaling matuyo yung kwa, no? Yung pintura pag apply natin mamaya dito. So stay tuned na lang, no. So guys, timpla na tayo ng pintura para sa ating box, no. So ito ang gagamitin natin, Triton Black Quick Drying Enamel 580, no. So kuha tayo ng empty kwa, no, na lata. Ganun rin yung pan. So, yan ang laging namin ginagamit, eh. So bubuksan niyo na to. Buksan na natin guys, no. So ito, haluin muna ng mabuti, no. Para sigurado na walang bilog-bilog. So lilipat na to sa kwan. Pero lalagay lang natin, no, mga 1/4 na siguro. Tansahin lang natin na tsakto-tsakto lang sa dalawang box na ipinturahan, no. So mga ito, ganito kadami. Ewan ko lang makita nyo dyan. So lalagyan ko lang ng gasolina. So dapat yung mixture is mga 75% na pintura, mga 25% na gasolina. So lagay ko na yung gasolina, mga ma'am sir, no. So siguraduhin na hindi masyadong malapot yung pintura, kasi pag ginamit natin dito sa mamaya sa spray gun, parang hindi yan rubugal. Mas maganda na medyo liquid, parang liquid talaga na kwan, tawag dito, mapino yung pano, parang tubig. Kasi pag masyadong malapot, hindi mapapalabas ng kwan yung kwan sa spray gun. So haluin lang natin ng mabuti. So ready to paint na to, no, mga master, no. So kukunin ko na yung aking spray gun. Yung spray gun na to is W77, no. Mura na lang siguro to, mga 800 plus. So sasaling ko na dito sa imbulo ng spray gun. So inubos na lang, no. So stay tuned na lang sa pag-apply natin ng pintura. So ayun po lang, mga mamster, mag-a-apply na tayo ng pintura sa ating sa box. So before kayo mag-pan, gumamit kayo ng mask para hindi papasok yung pintura sa baga nyo, para safety first lang. So before nyo ibuga yung pan, yung pintura sa spray gun, testing nyo muna if maganda ba yung labas nyo, no, para sigurado. So apply natin kasi maganda na yung labas nya. So sa pagpintura, dapat siguraduhin nyo wag masyadong malapit, no? Wag masyadong malapit, kasi pag masyadong malapit yung panang spray gun, tutulo yung pintura. So dapat siguraduhin nyo mga 1 foot na siguro, mga isang ruler, no? Para maganda yung labas.
ayun po no mga mobster no. So natapos na natin pinturahan tong kwan. Yung ating box na miday ito. Pinatuyo ko na to mga mas maganda guro, patuyuin na lang natin magdamag no. Ito. Tuyo na. Ito pati yung isa. Tuyo na rin. So yung bullet horn pininturahan ko ng Bosni flat black. Bosni flat black. So ito yung bullet. Yun, pinatatuyo ko na rin. So nakita niyo na rin nung paano ano, nag-finish ng mortar at saka pintura sa mga mid-high dito no, sa paggawa ng mid-high no. So sana nagustuhan niyo ang ating video. So sana nagustuhan, please like and please subscribe na rin sa ating YouTube channel para maka-upload po tayo ng maraming videos no na mga diskarte sa paggawa ng ano basta tungkol sa sound. So sabihin niyo na rin sa mga kaibigan niyo na mag-subscribe sa ating channel no. So hanggang dito na lang siguro yung ating video. So i-end ko na no. So keep safe na lang no guys no, and God bless. A peace.